Oktubre 1, 2010. Isang babae ang natagpuan sa isang hotel sa Angeles, Pampanga. Nakahubad talaga. Totally nude siya. Nakahiga siya doon sa may banyo. Normal na pagkakahiga lang siya no? Doon sa may banyo. Pero malinis yung banyo. So, walang mga splatter ng dugo or whatever. Halos hindi raw makilala ang bangkay dahil sa pinugot ang kanyang ulo. Nagbigay kami ng information. Nagpalabas kami ng information na may natagpuan bangkay ng babae sa hotel na walang ulo. So, kung sino man may mga kamag-anak na nawawala, pwede nilang i-verify dun sa funeral parlor. Parang ganun ang ginawa namin. Sino ang biktima? At ano ang kanyang pagkatao? Paano humanto sa isang karumal-dumal na krimen ang kanyang kamatayan? Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Ating tuklasin ang bawat pangyayari at alamin ang buong katotohanan sa pagpaslang kay Katrina Gantan dito sa Crime Classic. Ados ng Oktubre taong 2010, bandang alas 7 ng gabi. Isang tawag ang natanggap ng mga otoridad sa Police Station 3 ng Angeles City, Pampanga. Tungkol sa krimeng nangyari sa isang hotel sa syudad. Mayroong tumawag na ano dito, hotel employee. In-inform niya kami na may natagpuan silang bangkay ng isang babae. Yan ba? Pagdating ng mga otoridad sa Miyabe Court, ang hotel na pinangyarihan ng krimen, tumambad sa kanila ang bangkay ng babaeng walang ulo. Ang saksak sa katawan ng biktima, ang sinasabing naging dahilan ng kanyang pagkamatay bago pinugot ang kanyang ulo. Teori namin doon, before na iniwan siya nung suspect, nilinis muna yung banyo. Nilinis. No, kung baka binuhusan ng tubig or talagang nilinis yung ano ng banyo. Pwede mo ba sa akin ilaraw ko ng itsura ng lalaki? Opo, sir. Nahirapan ang mga otoridad na kilalanin ng bangkay dahil bukod sa putol ang ulo ay wala di umano itong pagkakakilanlan. Dahil dito, nagpalabas sila ng impormasyon sa tulong ng mga kaibigan sa media. Nakilala yan Monday na. O, ganun. Kasi actually, ang ginawa namin, tumawag kami ng local media, no? Pinaalam, no? Pinaalam sa... Nagbigay kami ng information. Nagpalabas kami ng information na may natagpuang bangkay ng babae sa hotel na walang ulo. So, kung sino man may mga kamag-anak na nawawala, pwede nilang i-verify dun sa funeral parlor. Parang ganun ang ginawa namin. Makalipas ang dalawang araw, Lunes, ika-apat ng Oktubre taong 2010, kinilala ng tiyuhin ng bangkay na walang ulo at nakita sa Miyabi Court bilang si Katrina Gantan, isang call center agent. Nasa ibang bansa na ang mga magulang ni Katrina. Kaya tanging ang kanyang tiyuhin na si Arnel Fernandez ang nagpaumlak sa amin. Ngunit dahil masera ng kaso ng pamangkin, hiniling niyang huwag ipakita ang kanyang mukha sa kamera. Tinanong ko kung nasan yung bangkay. Dinala sa Poninaria Pangilinan. Doon ko, doon namin tinignan. Pero duman muna kami sa Station 3. Sinamahan kami ng mga polis. Pagdating doon ko nakilala. Although wala nang ulo. Na sa mga, sa nail polish niya, doon ko nakilala yung, tsaka sa paa niya. Doon ko nakilala siya nga yung pamangkin. So, pagkakita pa lang niya, yung ano niya, ano na yan, yung parang napaiyak sa galit. Anong ginawa nila sa'yo? Ganun agad siya, yung reaction niya. So, malaki yung, ano ba, yung paniniwala namin na kilalang kilala niya, na siya nga yun yung sinasabi niyang Katrina Gantan. And then, tinignan yung mga kuko niya, tapos yung kamay niya, yung medyo kasi, medyo parang balbon, yun.
Yun. So kinilala na nilang mag-uncle. Yung isa, kinilala niya, yun nga yung ate niya. Yun naman, uncle. Kinilala niya na siya ngayon yung si Katrina. Pangalawa sa tatlong magkakapatid ng 22 anyos na si Katrina o Kat sa kanyang mga kaibigan. Simple at mabait na tao, di umano si Kat. Mabait na bata, masunurin sa lola niya kasi yung mami niya nasa Taiwan. Masipag sa pag-aaral, kaya siya nakatapos nga sa pag-aaral niya. Pangarap niya, nakapagtapos siya, tigilin niya yung work sa mami niya, tapos siya na magtatrabaho. Tapos siya mapapaaral sa mga kapatid niya. Yun ang gusto niya. Marami siyang gusto. Alagaan niya si lola. Ganun lang gusto niya. Simpleng tao lang. Ursong Information Technology ang tinapos ni Katrina. At sa isang call center sa Clark, Pampanga siya nakapasok ng trabaho. OJT siya. Graduating siya ng IT. Nag-OJT siya sa Sutherland. Automatic nung pagka-graduate niya, kinuha na siya sa job na yun. Tuloy-tuloy na yung ano niya. Kaya hindi raw lubos maisip ng kanyang pamilya. Nasasapitin niya ang isang karumal-dumal na krimen. Actually, siyak ako eh. Siyak, wala pa akong blanco yung utak ko noon. Hindi ko alam yung gagawin ko. Kasi yung kasama ko, pulis at saka pinsan ko lang. Wala akong alam na wala akong kakampi o ano. Hindi ko alam kung ba't nangyari sa amin ganito. Ayon sa ilang saksi, may kasamang isang lalaki si Katrina Gantan na mag-check-in sa isang hotel sa Angeles, Pampanga. Siya na nga kaya ang suspect sa karumaldumal na pagpaslang sa dalaga. Natukoy man ang katauhan ng biktima, may balakid pa rin kinakarap noon ang mga investigador. Nasaan ang ulo ng bangkay? At sino ang salarin na pumaslang sa kanya? Maliban doon sa pagkakapugot ng ulo ng biktima, may mga stab wounds siya sa katawan. Pwede mo ba sa akin ilarawan ko ng itsura ng lalaki? Opo, po, sir. Ipinalarawan din ng otoridad sa ilang nagpakitang saksi kung ano ang itsura ng lalaking kasama ni Katrina nang siya ay pumasok sa hotel. Tampaman yung katawan, mga 5'6", 5'7", yung taas. Isinama namin sila sa crime laboratory. Mga alas 10. Natabu kami ng composite sketch. Ng tao, no? So, kasi yung madali siyang tandaan dahil meron siyang, yung bigote niya dito is parang pag-anon, medyo makapal. Tapos, medyo, ano siya, medyo barbaro ng konti. Tapos, yung buhok niya medyo manipis, no? So, madali siyang ma-identify, kumbaga. Nabuo ang isang sketch na lalaki na siya di umanong kasama ni Katrina na nag-check-in sa hotel. Ngunit walang ideya ang mga otoridad kung sino ang lalaking nasa sketch. Hanggang sa makita ito ng tsuhin ni Katrina. So nagkaroon na kami ng composite sketch, no? Nung na-identify na nung uncle, yung pamangkin niya, yung biktima, dinala namin sila dito. Pinakita namin sa kanya yung sketch. Nakikilala niyo ba ito? Nakita niyo na ba ito? Sabi niya. Oo, oh, sir, sabi niya. Actually, kausap namin yan, sabi niya, na kasamahan ni Katrina yan. Kasamahan niya yan na nagtatrabaho. Tapos, actually yan, sabi niya, nung hinahanap namin si Katrina, tinulungan niya pa kami na pumunta doon sa Clark para magtanong-tanong, sabi niya. Ang sabi niya sa amin, tutulungan niya daw kami maghanap kay Katrina. Pero nung nalaman kong siyang galing doon sa Miyabi Court, tapos nasabi ko sa mga polis, sabi ng mga polis, bingo, sabi ng mga polis. Doon, sinetap na yung entrapment. Isang lalaking nagngangalang Adonis Reyes, ang di umano'y kasama ni Katrina na nag-check-in sa Miyabi Court noong Biyernes ng gabi. Ayon sa investigasyon ng mga polis, nakilala ni Katrina si Adonis sa pinagtatrabaho ang call center. Four months? Ah, kasi ngayon nakita nito sa shift na to eh. Mm. Same shift ka ba tomorrow? Oo, tomorrow. Gusto mo ba yung movie?
Maganda naman. Talaga? Naging malapit ang dalawa at kalaunay naging magkasintahan. Doon na nga nakilala si Adonis. Pero kami hindi namin alam talaga yan. Although, dinala niya na rito pero hindi niya pinakilala ng boyfriend niya. Ikinagulat ng tsuhin ni Katrina ang paiging pangunahing suspect ni Adonis. Dahil siya paraw ang tumutulong sa kanilang paghahanap sa nawawalang pamangkin. Kasi nagpapa-iload yung kapatid niya. Yun, kasama niya sa trabaho ata yung number na yun. Primerong tawag lang yun, si Adonis Reyes na agad. Nakiusap kami, tulungan niya kami. Samahan niya kami sa Sutherland, hanapin namin yung si Katrina. Nagpaulak naman yun si Adonis Reyes. Tapos sabi ni Adonis, wala tayong... Ako na lang pumbalang kakausap sa mga kasama namin sa trabaho kung nasaan siya. Kasi sarado po yung HR. Ayon sa salaysay ng hotel supervisor na si Rodel Guanlao, bandang alas 7 ng gabi nang pumasok ang isang tricycle na may sakay na isang babae at lalaki sa kanilang hotel. Agad daw niya itong pinasamahan sa kanilang room boy sa room 518. Thank you. Ngunit hindi pa man nagtatagal, bandang alas 8:30 ng gabi, lumabas sa kwarto na sabing lalaki. So, nagtaka itong mga employee, hotel employee, sinita nila siya, kumbaga tinanong, no, kung bakit umaalis na siya, ganon. Ang reason niya, lasing daw yung kasama niyang babae and iniwan niya na dahil natutulog. Nang mga oras ding iyon, ay pinara ng gwardiya ang tricycle ni Angelo Dizon para isakay ang lalaki. Kasi kumisan nagkakaroon ng ganong insidente, natatakasan sila, hindi nagbabayad yung mga nag-check-in. Sinubukan nilang tawagan yung room. Nakailang tawag sila, wala sumasagot. No? Tapos, actually, before yun, nagpatawag na ng tricycle yung, ano eh, yung suspect eh. No? Ang pinagtataka lang ng mga employee, bakit nag-iisa lang siyang lumalabas. So, yun na nga, tinawagan nila yung room, walang sumasagot. Nagpasya ang hotel supervisor na apakyatin ang room boy na si Francis Agsulio. Ayon sa salaysay ng room boy na si Francis Agsulio, nakipag-unahan pa ang lalaki sa kanya para makapasok sa naturang kwarto. Lumabas na yung suspect. Okay na, sabi nung suspect dun sa bellboy. So, tumango na rin yung ano. Sige sir, sabi rin, bumaba na sila. Nung palabas daw siya, ang nakita nila, may dala siyang isang bag, yung made of sack. May mga laman, may laman niya. So, pero hindi naman nila pinasan, baka gamit lang yun or whatever, no? Yun daw. Yun ang, nung sumakay sila sa tricycle, yun ang dala-dala. Dahil positibong kinilala ng tsuhin ng biktima at mga testigo si Adonis bilang huling kasama ni Katrina. Sumama ka sa amin. Sir, bakit po? Isang entrapment operation ng kanilang kinasal. Nag-usap sila na magkikita sa Dao. No? Sa Dao. Tapos, ang ginawa naman namin, nagsama kami ng hotel employee. Nasa pinted car kami. No? At hinintay namin silang dumating. So nung dumating na siya, dumating na si, naka-tricycle sila, no? Sinakay nung ni Mr. Fernandez, no? Yung uncle, nasa back ride niya. Nung makita siya nung employee, hotel employee, sir, siya nga yan. Siya yan yung taong kasamang nag-check-in biktima at yan din yung taong agad na lumabas after ilang minutes. Ayon sa witness, kamukha mo lumabas ay sketch. Kahit positibong kinilala si Adonis ng mga saksi at ng tsuhin ng biktima. Wala pa akong alam dyan, sir. Tsaka wala pa todo tanggi ito na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Katrina. Nung inaresto namin siya, sinabi namin sa kanya na yung mga pangyayari, no? Sabi niya sa amin, bakit kung pagbibintangan niyo? Ako nga tumutulong eh. So, doon nga nalang magpaliwanag sa presinto, sabi na. At may mga ebidensya kami para arestuin ka. Ayun, so dinala na namin dito and we filed the case.
agad na sinabing wala akong kasalanan. Yun ang nakita ko sa kanya. Hindi ako. Kasong murder ang isinampa laban kay Adonis Reyes. Ano ginagawa mo? Ayon sa investigasyon, may isang dahilan daw na maaaring naging ugat at motibo sa nangyaring pagpaslang ng suspect kay Katrina. Uy, ano yung ibig sabihin nito? Wala yan. May asawa ka na pala? Matagal mo na pala ako niloloko? Hindi, nakitext lang yung kaibigan ko dyan. Anong nakitext? Ayan, okay, ayan. Ayan. Sabi ko na nga ba eh, matagal mo na ako niloloko. Ganun na nga raw, nalaman ni nung biktima na may asawa itong suspect at may relasyon sila. So parang gusto na niyang kung makipag-break up. Maaari na itong suspect ayaw niyang makipaghiwalay o mahalin, siguro mahal na mahal niya or whatever, no? So ito namang isa, gusto na rin kumalas. At meron na rin yata siyang, meron yatang nanliligaw sa kanya na babae, ano, na binata. Matapos matukoy at maaresto ang pangunahing suspect, ang paghahanap naman sa nawawalang ulo ni Katrina ang pinagbalingan ng mga otoridad. Inisip namin yung time element na from the time umalis siya doon sa hotel hanggang doon sa makauwi siya. Pero kung itatapon lang niya yan, inisip namin along the way, wala siyang pwedeng pagtapunan kundi yung mga grassy portion, grassy area. Ang 9 ng Oktubre, makalipas ang eksaktong isang linggo matapos makita ang kanyang bangkay. Natagpuan ng mga otoridad ang nawawalang ulo ni Katrina Gantan. Tuloy dito natin, dito itong Morales Bridge, no? Dito sa Mabalacat, dito natagpuan yung ulo ng biktima. So yung search and rescue, retrieval operation na troops natin, doon kami nag-start, no? Binaybay namin itong ilog. At dati may mga damuhan dito, mga talahib. So dyan namin nakita yung ulo na bag ng plastic. Dando sa buksan na nga. Nung binuksan na yun, nakita na yung may buhok. So, parang ano na ng ulo, ganyan. So tumawag na kami ng taga-crime lab. Pero noong retrieval operation, noong natagpuan na yung ulo, dumating doon yung father. Dumating doon. Siya mismo yung na-identify yung ulo. Nabuo man ang katawan ni Katrina, hindi pa rin daw nabubuo ang katahimikan sa kanyang pamilya. Dahil hindi pa rin nila nakakamit ang hustisya sa kanyang pagkamatay. Makalipas sa mahigit 2 taon, kasalukuyan pa rin dinidinig sa korte ang karumal-dumal na pagpatay kay Katrina Gantan. Ongoing pa rin, ang kasalukuyang nagtitestify yata ngayon, yung mga hotel employees. Samantalang ang kasintahan niyang si Adonis Reyes, na siya ring pangunahing suspect sa krimen, kasalukuyang nakapiit sa Angeles City Jail at patuloy pa rin itinatanggi na may kinalaman siya sa kalunos-lunos na sinapit ng kasintahan. Tuwing ipipinpoint siya ng witness, halimbawa, pwede mong ituro, pagka-pinpoint na ganun, na may mental block yung mga witness, parang naglalatin siya. Nagmamarmor ng ganun. Tapos kinokontra niya yung habang nakasalang yung witness. Gayunpaman, nanatiling positibo ang mga nagmamahal kay Katrina. Nasa huli ay makamit din nila ang hustisya sa pagkamatay ng dalaga. Positive talaga sa tulong ng abogado namin. Ngunit kahit dumating ang pinakaaasam na hustisya,
Hindi nito mabubura ang sakit at panghihinayang sa pagkawala ni Katrina. Madami. Lalo na sa pamilya niya, marami. Sa kapatid niya lang. Sa kapatid niya lang, maraming promises. Kay Lola, kay Mami niya. So maraming nanghihinayang talaga yung pagkawala niya. Okay? Malaki na bago kay Lola. Wala sikat. Wala yung tipong pag-alasays na walang tao sa bahay. Wala yung naglalambing sa kanya. Darating uuwi, maglalambing kay Lola. Kay Tintin. Kay RJ. Tumimik din yung bahay. Malapit na ang makamit ni Katrina ang hustisya. Pero ang hapdi ng kanyang pagkawala ay tila malalim na sugat para sa kanyang pamilya. Hangad nila ang katahimikan at kapayapaan para sa himlayan ng dalaga. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabaliktanaw at pagtuklas ng katotohanan dito sa Crime Classic.